Yun, magre-repair na naman tayo dito sa may Santa Lucia ng gate. And papalitan natin yung pillow block niya. Saka sa taas din. Saka yun, re-repair rin. Saka ito, re-repair rin din. Saka yun sa kabila, puro repair to. So, tara guys, samahan nyo kami. Yun, tapos na po yung ating repair dito sa may Santa Lucia. So, dalawa po yan. Bali, tatlo yung na-repair ko. Grills. Yan, saka yung grills dun sa kabila. Saka yung gate. Maraming salamat po kay sir sa nagpagawa. Thank you po. Yun, magandang tanghali mga kameta, mga ka-welding at mga kabangan. So yan yung gate na repair. So repair yan lahat, pillow block, sa yung tubular nya, repair yan, gate, saka dalawang grills. Yung isang grills nasa kabila, tapos yung grills na yan na nakikita nyo, re-repairin din natin yan. Papalitan din natin ng 2x2 na tubular. So yung gate 2x2 saka 1x1 yung gate. So tatanggalin natin lahat ng bulok dyan na gate. Papalitan din natin siya ng tubular. So lahat siya tubular, 2x2 saka 1x1. So yung kapal niyan 1.5 yung materials na tubular. Galvanized yung tubular na materials. Papalitan din natin siya ng pillow block para maganda na yung pagbukas, smooth na, kasi yung mga pillow block niya sira na lahat. Kasi yung pillow block niya, so parang nakalubog sa semento. Nag-flooring sila yung pillow block. Naiistakan ng tubig kaya madaling masira. Dapat kasi ang pillow block medyo nakahang ng konti para kahit umulan yung tubig, so babagsak lang, hindi siya may stuck sa pillow block. Yung gate na yan, nare-repair ko. Naiistakan ng tubig yung pillow block kaya madali siyang masira. Siguro after mga 3 years pagpapalit na naman si sir ng pillow block, kasi yung pillow block niya naistakan ng tubig. So okay lang naman yun, mayaman naman si sir na nagpapagawa eh. So shout out nga pala kay sir sa nagpagawa. Hindi ko siya masyadong nakalimutan, ko yung pangalan na name ni sir, yung buong name ni sir nakalimutan ko. So yan, shout out din sa kasama ko na si Kambal. Siya nga pala yung tubular na. Yun, siya nga pala yung tubular pala namin na materials namin is galvanization. So para maganda, galvanization palagi ginagamit ko. Para hindi rin, kasi pag yung black iron, so parang nakalawangin agad saka madumi sa kamay pag gagawa, kasi nga black iron. So may mga langis siyang nakalagay sa bakal. So pinupunasan talaga siya ng langis para hindi siya kalawangin agad. Kasi nga black iron, kapitin ng kalawang. Pero matibay din naman ang black iron kasi yun yung unang model na bakal na ginagamit natin. Yung ano na yung GI, so ngayon lang yan bago. Yun, dinijakahammer namin yung dinijakahammer namin yung pillow block kasi nakalubog sa semento. Chipping dyan namin. Yun sa walang problema kasi nakalubog lang yung tornilyo. Ito kasi nakalubog sa semento kaya yon. Dito naman tayo sa kabilang grill, so refer din yan. So ang nabulok niya yung pambaba, yung 2x2 na pambaba niya, pero papalitan natin din niya ng 2x2 na tubular. So GI din yung materials niya, ang kapal niya 1.5 galvanized. So ikakabit na rin natin yung pinto na ginawa natin kanina. So yung gate na yan, kakabit na natin, konting adjust lang ng tornilyo yan sa pillow block. So dyan na yan magkakatalo.
Kasi dati naman naka-set up yung pillow block ng tornilyo. So, i-adjust lang natin yung tornilyo ng pillow block para maganda yung lapat ng gate nila. So, yan. Okay na yan siya. Smooth naman na yung pagbukas niyan. Saka, te-testing hindi niya na may-ari bago kami umalis kung talagang smooth na siya. Ayan, naghihipit na po ulit kami ng pillow block. So, yan po yung baba, ni-repair na namin. Saka yung dito, repair din. So, tinanggal ko na. Papalitan ko ng ulit ng tubular na bago kasi yung tubular nila dati, bulok na. So, ayan po yung mga tubular nila, bulok-bulok na. Ayan po, mga bulok na. Saka yung tingnan nyo yung pillow block nila. Talaga wala na, sirang-sira na. So mayroon pa rito sa kabila, nare-referen. So yun, baba, re-referen pa. Daming tubig, kaya pala mabilis mabulok. So yun, daming tubig. Pagka-grind ko, ayan, tumulo ang tubig galing sa loob ng tubular yan. Yun, papalitan na natin siya ng 2x2 na tubular kasi yan, bulok na. Pinapasok siya ng tubig kasi yung mga pinagdugtungan niya, yung pinag-weldingan. So, walang nakalagay na pulley top. So, dapat dalagyan natin ng pulley top after welding. Kasi hindi naman mape-perfect yan, talagang may butas yan. Ang magtatakip ng butas dyan, o magkuklose ng butas, yung pulley top. Dapat talaga naka-pulley top. Pagkatapos weldingin, ipu-pulley top. Saka syempre, the best pinturahan, alagaan sa pintura para syempre matagal din mabulok yung bakal. Ganyan lang naman yan, dapat aalagaan mo sa pintura. Medyo bulok na ang pintura, makikita mong mapangit yung pintura, pwede mo naman patungan na lang eh. Huwag mo nang tanggalin yung pulley top kasi yung pulley top matigas naman yun, solid yun. Yun, masilya naman po para pagpintura, maganda po yung dugtungan pagpintura. Pero sila daw magpipintura niyan eh. Sila na lang daw magpipintura. So sa amin lang masilya, repair, palit bakal. Yan lang. Tapos sila na magpipintura. Grabe yung pinalitan ko. Ayun yung tulo oh. Putik na. Puro kalawang. Yun, tapos na po yung ating repair dito sa may Santa Lucia. So, dalawa po yan. Bali, tatlo yung na-repair ko. Grills, yan. Saka yung grills dun sa kabila. Saka yung gate. Maraming salamat po kay sir sa nagpagawa. Thank you po.